Yung system cleansing ho ng excellence. Ito ho yung lahat halos ng panlaban ko pag ako ho ang naghanda, lahat dumadaan ho dito. Ganito po kasi ang proseso natin dyan. Na-select mo na ngayon yung mga stags mo na gusto mong i-prepare, gusto mong i-condition, lahat ng magagaling, lahat ng above average, super, yung mga alas, napili mo na ngayon yan. Okay? So, ang preparation lahat niyan, nag-uumpisa palagi, is yung i-cleanse mo yung ating mga manok, yung system cleansing na tinatawag natin. Ano ba yung mga system cleansing? Usually, pagka mga seminar, binabanggit namin ito. Ito yung pag-cleanse ng liver, tapos yung pag-bacterial flushing, pag-didelouse, tapos yung pag-dideworm. Okay? Ganito po kasi ang theory or yung base sa pag-aaral ho namin, base na rin sa experience, ganito ho kasi ang idea niyan. Dahil nga, yung mga manok natin, ay territorial, may territorial instinct yung mga yan. Okay, may individual characteristics or may mga kanya-kanyang pag-uugali yan, okay? Meron ho tayo dyan tinatawag na biorhythm. Yun yung cycle ng manok na tinatawag natin, okay? So, umpisahan ko muna dun sa liver cleansing. Dun ho sa liver cleansing, dito ho pumapasok yung 5 days up to 10 days yung stag ho natin, kine-cleanse natin using liberator. Nililinis natin yung mga toxin sa katawan, sa atay ng manok para mas, kasi ho, isa ho yan sa yung atay ho ng manok, isa yan sa mga main or napaka-importanteng parte ng katawan ng manok na nagsasala ng mga dumi sa dugo ng ating mga manok. Plus, kung mapapansin ho ninyo, ang mga manok natin sa dulo ng laban, medyo drug fight na. Minsan papalo pa ho yan. Okay. Magugulat ka, bigla papalo. Usually ho yun, nanggagaling ho yung huling palo ng huling lakas nun sa atay ng manok. So, the more na matibay yung atay, the more na malinis yung atay, okay, the more na mas nakakapag-produce siya ng red blood cells, tapos mas nalilinis niya yung toxin sa katawan ng manok, sa dugo, okay? Plus, mas na-absorb ng katawan ng manok yung mga binibigay natin na suplemento. So, kumbaga, lilinisin muna natin yan bago tayo mag-load ng panibagong mga bitamina, ng mga suplemento. Hindi ho natin kasi masabi, baka dun sa range, dun sa ating mga stags, yung mga bata yung mga yan, nagkamali, or nasobrahan tayo ng gamit ng mga suplemento, ng mga antibiotic. So, bago yan makondisyon, lilinisin ho natin lahat yan. 5 to 10 days, usually ako, 10 days straight, 10 araw straight, naghahalo lang ako ng 5 ml sa isang litro ng tubig. Araw-araw, yun po yung painom nila. So, yun yung way ko na pag-cleanse sa kanila para mas malinis, matanggal yung toxin sa katawan. Okay, next naman po dyan, yung bacterial flushing. Dito ko marami nagsasabi na, sir, di ba pwedeng hindi ko na i-flushing yung manok ko? Baka unang-una wala namang sintomas o sinyalis na may sipon o may sakit yung manok ko eh. Okay ho, walang sinyalis. Walang hindi nagmamanifest yung problema. Kasi ho, ang conditioning, pag ang manok natin na stress, nabugbog na yan, nabugbog sa training, physical training, sinasampi, binibitaw, tapos yan merong bacteria sa loob, once yan na-stress, magmamanifest ho yung bacteria sa loob, ang mga manok natin tatamlay. Ang masama pa, pagka nagtuloy-tuloy, sisipunin. So, mauudlot yung ating conditioning, lalo na kung meron tayong naka-target na date ng lalabanan, tapos yung manok natin ma-out doon. So, malaking problema para sa handler. So, as much as possible, ho, nagpapadaan ho ako ng manok sa bacterial flushing, 3 straight days. Pagka nag-start ho ako, let's say, day 1, umaga, 4 a.m., magpupurga na ako ng stags ko. Pagkadating ng 8 ng umaga, kung magandang panahon, nagpapaligo ako. Yung delousing na tinatawag. Okay, nagbibabacterial flushing ngayon ako dun sa day 1 pagkadating ng hapon. Okay?
Kung ang manok ko kakain ng mga 4 PM, usually nagbibigay ako ng antibiotic ng Amtil, walang laman ng butche, mga 3 o'clock ng hapon. Okay. Yun ho yung una. The following day, isa ulit, bago kumain. Pangatlong araw, isang Amtil ulit, bago kumain. Tatlong sunod na araw po yun. Okay. Wag ho tayong magpa-practice nung paisa-isa lang ang bigay. Dun ho nagkakaproblema minsan na nagkakaroon ng antibiotic resistance. So, kung sa style ko po, kung magpe-prevention or magbabacterial flushing, tatlong sunod na araw po. Okay? And then, yung delousing, napaka-importante po nito. Unang-una, ang mga manok natin na tinetraining, nai-stress yan. Kailangan po niya ng pahinga. Ng tamang pahinga. So, imagine niyo po kung yung mga manok natin may external parasites, hindi ho yan makakapagpahinga. Okay? Pag yan hindi nakapagpahinga, lulungkot, babagsak ang katawan, ma-out siya dun sa conditioning. So, yun yung tinatawag natin, nag-off na yung manok ko, out na siya sa training. Okay? So, maantala ngayon yung selection mo. Okay? Yung mga pinili mo na manok na para dun sa laban, mas mababawasan, yung pool mo ngayon, mas kukunti. Okay? So, nag-cleanse tayo ng liver, nag-bacterial flushing tayo 3 straight days, nagpaligo tayo ng ating mga panglaban using ceramide. Okay? Yung huli po dyan, yung pagpupurga. Alam ho natin, or kalimitan ho ng mga handlers, kalimitan ng mga breeders, okay? Alam naman natin na pagka nagpurga tayo ng manok, para matanggal yung mga internal parasites. Ulate, tapeworm, roundworms, okay? So, para ma-absorb ng katawan ng manok, kung ano man ngayon yung suplemento na binibigay natin. Okay? So, ito ho yung isang idea or yung isang tip namin sa inyo kung bakit talaga tayo nagpupurga ng mga panlaban during conditioning. Kung makikita nyo ho ito, binabanggit ko ho na biorhythm ng manok. Ang biorhythm po, ito yung parang cycle ng manok. Di ba? May peak, tapos may down yan. May cycle yan. Paikot ho yan. Okay. So, during training ng manok, dun sa day 1 pa lang, okay, dun mo ngayon, lolokohin yung biorhythm ng manok. Kasi ho, ang mga manok, once yan nag-up or nag-peak yung manok, natin or yung pinaka tip-top na condition ng manok natin, nag-peak na siya, wala akong ibang way yun na kasunod kung hindi mag-down. So, paikot ho yung cycle niya. So, imagine niyo kung 21 days ho yung conditioning natin, kalagitnaan ng training natin, mag-peak yung manok natin, pagkadating ng araw ng laban, ang manok natin, bababa na yung condition or bababa yung sistema, bababa yung peak niya. So, ito ngayon yung isang proseso, yung pagpupurga gamit yung astig, kasabay na rin yung pagpapatak ng oxirid sa mata, okay? Isa ho itong way na yung mga manok natin, yung sistema, bumagsak. Kumbaga, bumaba. Nasa baba yung peak niya. So, from day 1, start ka dyan, pinurga mo yan, 4 AM ng madaling araw. Usually ho ako sa stag, hindi ho ako nagpa-fasting. Okay. Pagka ho nagpurga ako, let's say bukas ng umaga, ang manok ko ngayong hapon may kain pa rin. Tapos kinabukasan ng umaga, madaling araw, mga alas 4 or hanggang mga alas 5, doon ho ako nagbibigay ng astig. Ang kain po niya noon ng umaga, mas konti na lang. Half the feed na lang po ang binibigay ko. Okay? So balikan ho ngayon natin yung biorhythm ng manok. So, day 1 pa lang, pinababa mo yung biorhythm niya. Yung sistema niyan, bumagsak. Okay? So, daily na training niyan, daily na routine niyan. So, araw-araw mo ngayon na pagbibigay ng suplemento, sumasampa yung peak ng manok natin. Okay? Ngayon, ito ho yung question ngayon dyan. Sir, bakit ho sa kalagitnaan ng conditioning nyo, yung programa ng excellence, meron ulit pagpupurga? Doon ho ulit papasok yung biorhythm ng manok. Kasi kalagitnaan yan, ang manok natin magpipik. Okay?
So once yan nag-peak, susunod yan, magda-down na ho yan. Okay? So kailangan natin ulit pabagsakin or pababain yung sistema niya para pagdating ng araw ng laban, okay, magpipik ulit yung manok natin. Okay, ganito ho. Disclaimer lang ho ito para dun sa mga handlers, dun sa kung meron man nanonood ng mga handlers ngayon or yung mga naghahanda, okay, kung ano ho yung sistema ng pagpupurga ninyo or yung huling pagpupurga ninyo, kung maganda ho yung resulta, tuloy nyo lang ho. Ito naman eh, yung sa amin ay guide lamang. Okay? Dun ho sa programa ng Excellence or yung ginawa namin sa Excellence, 11 days bago ang laban, nagpupurga ho ulit kami nung manok ng mga panlaban. Yun ho yung tinatawag namin na mandatory na last deworm para bumagsak ulit. Okay? Meron hong ibang handler, nagpupurga sila 7 days, meron 8 days, meron 9 days, 10 days, iba-iba. Meron pa nga 14 days, okay? So kami, dahil dun sa style namin or dun sa experience na rin, pinaka-minimum ko 11 days. 11 days so, okay? Kasi yung 11 days na yon, meron ka pa ngayon matitirang 10 days. Kung 21 days conditioning ang sinusundan mo, meron ka pang 10 days para mag-pick yung manok mo. Okay? So kung bibilangin nyo yan, day 11 or day 10, pwede ka nang magpurga ulit. Bagsak ang sistema, okay? May 10 days ka pa magpipick yung manok mo araw-araw. Bakit ho ganun? Okay? Gaya ho na nabanggit ko kanina, once na ang manok mo nagpick na, susunod po dyan magda-down na. Okay? Kung na-experience yun na ho, or kung meron na kayo narinig na storya, okay? Ganito ho yung theory doon. Nag-last-sparring ka kunwari ng manok mo. Okay? Let's say, nag-spar ka 5 days bago ang laban. Nag-selection ka. Grabe ang galing ng stags mo. Grabe galing ng mga manok mo. Okay? Yun ngayon yung mga ipinasok mo. Okay? Yun yung mga inilaban nyo ngayon. Ipinahinga, ipinointing, inilaban. Ngayon, pagdating ho ng araw ng laban, yung mga manok hindi na malo. Sabihin na ho natin na maganda yung pointing, maganda yung pahinga nila, pero yung mga manok hindi ho nag-perform, hindi na malo. Okay? So, pagka ho ganon, tinatanong ko agad yung handler or yung nagka-problema kung kailan siya huling nagpurga. Dun ho mahuhuli kung bakit hindi na malo yung manok niya. Okay? Ang isasagot sa iyo nung handler na yon, sir, nagpurga naman ho ako ng manok eh, day one. Wala siya nung mandatory na pagpapadown dun sa manok ng at least mga 11 days bago ang laban. Okay? Ang naging problema ho pala, nag-selection siya 5 days before the fight, yung napili niya na manok, pick na yung manok niya. So, biruin mo yung 5 days na yon, bago ang laban, pick na yung manok mo, sa araw ng laban, manok mo, down na. Hindi yan magpe-perform. So, dun pumapasok ho yung importansya nung system cleansing ng excellence, yung pagpupurga ng day 1, pagpupurga ng 11 days bago ang laban, okay? Yung pagdidelouse, pagbabacterial flushing. So, kasama ho yung mga yan para maloko natin, hindi naman maloko, or matweak natin yung biorhythm ng manok, yung cycle ng manok. Okay, para ma-block natin, para mabigyan sila ngayon ng sabay-sabay na sistema, sabay-sabay silang magpipik patungo dun sa araw ng laban. Okay? Sa question naman po, kailan ho kami huling kailan ho ang huling paligo ng mga manok? Okay, usually ho ako kung magse-selection ako, maglalas para ako 5 days before the fight, nagpapaligo ako 4 days bago ang laban. Kung maganda ang panahon. Pag ho masama ang panahon, yung 4 days before the fight na yun, ini-spray-sprayan ko na lang ho yung mga yan. Dinidilute ko lang yung kalahati ng sachet ng ceramide dun sa sprayer. Okay, tapos ini-spray ko lang yung sa mga singit-singit. Para lang ma-freshen up, para lang may prevention din kung meron mang mites dun sa kulungan or dun sa farm natin. Okay? Question, 3 straight days po sir sa bacterial flushing, ano po ang gamot na gagamitin? Amtil ho ang ginagamit natin, okay? Pagka
nagbabacterial flushing. Tatlong sunod na araw, walang kain yung manok. Sorry, bago kumain yung manok. Okay. Empty ang butse. Okay, siguro kung magbibigay ka, kung nagpapakain ka 4 PM o kaya nagpapakain ka ng 7 AM, 1 hour before ka magpakain, magbigay ka na ng pambacterial flushing. Or kung ayaw mong sumabay doon, kalagitnaan ng araw, mga 12 PM, tanghali, wala nang laman yan, or mga launa, mga ganun, pwede ka magbacterial flushing. Basta walang laman po yung butse. Okay, ang question niya, do you practice use of injectable B12 at testosterone? Unang-una sir, hindi ho ako gumagamit na ng testosterone. Okay? Ang ginagamit ko lang ho, na pampataas ng level ng testosterone, natural source, galing sa Respigen, galing sa Bolflex, yung vitamin E lang. Hindi ako gumagamit ng steroid type na testosterone. Bakit ho? Okay? Unang-una ho sir, nagkakaroon ng problema yung manok ko sa cutting ability. Pag masyadong mataas ang load mo ng testosterone o yung mga anabolic steroids na yan, minsan malayo pa yung kalaban, pinapalo na niya. Okay? Nawawala sa wish yung minsan. So, pag nakakalaban mo dyan yung mga medyo stylish, palalampasin ka lang ng palo dyan, mabilis kang mabalikan. Pangalawa, sir, pagka gumamit ho kayo ng steroids or yung anabolic steroids, yung mga pampataas ng testosterone, mga pangkabayo, usually yan, kung ito ho yung nagpo-produce niya ng testosterone, ganito kalaki sa kamao ko, pag sinaksakan mo yung testosterone, lalaki yan. Magbo-bloat yan. So, ang taas ngayon ng level ng testosterone ng manok mo. Ang tapang ng manok mo. Ang lakas mamalo. Okay? Ang problema po niyan, pag na-deplete na po yun, hindi po yun babalik sa normal. Mas maliit. Mga nanalo ng world slasher ng mga manok namin, nung araw pa ho, nag-try kami nun, nasira yung kanilang reproductive system. Nung ginamit ko sila as brood cock, nung binreeding na namin, puro basyo, wala na hong similya. Medyo nakakasira ho ng kanilang reproductive system yun. So, hindi ako gumagamit ng testosterone. Gamitin nyo na lang yung sukat ng pangmanok, Respigen 15, Bolflex, pwede ho yan. Basahin ko lang. May question, pwede rin ho bang gamitin ang ambroxetil, pambacterial flushing? Yes, pwede po. Ito ho naman, tip ko lang. Ako ho kasi sanay sa Amtil. Yung boss ko ho dati, gustong-gusto nung ginagamit pang flushing, ambroxetil naman. 3 straight days. Sabi niya, turo niya sa akin, tayo naman natututo lang din sa mga master, sa mga veterano. So, mas nakakaluwag daw. Tingin ko din, totoo, mas nakakaluwag nung sistema nung kanyang air passages pag ang ginamit ay ambroxetil dahil daw merong bromhexin. Pwede ho yung 3 straight days. Yun nga lang, painom. Mag-a-adjust lang ho kayo sa dosaging kasi mas malalaki na ho yung manok. Okay? Pwede ho. Yung conditioning program po ng Excellence, okay? Isa ho tayo sa mapalad na nabigyan ng chance na mag-contribute dyan. Okay? Isa ho tayo dun sa mga nagbigay ng ideas kung paano ba mabuo yung 21 days conditioning. Kasama natin dyan lahat ng veterinaryo natin. Sila Doc Ramil, sila Doc June. Okay? Lahat po yan, team effort, kaya nabuo yung conditioning na yan. Yan pong conditioning na yan, guide lamang. Okay? Guide lamang kung paano yung tamang proseso. Nasa ating mga handler pa rin kung paano natin i-adjust. Depende sa pangangailangan po ng mga manok natin. Okay?